The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David, his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Naging bukas si Maria sa pangako ng Diyos sa kaniya na hindi siya pababayaan ang kaniyang malalim na pananampalataya at ang kaniyang pagtanggap sa paanyaya para magiging ina ng ating Panginoong Hesus at ang kaniyang pakikiisa sa plano ng Diyos ay ang mga katangian na dapat nating tularan. Malalim ang kaniyang pananampalataya. Handa at bukas sa plano ng Diyos. Ito ang hamon sa atin, lalo na sa panahon ngayon. Ilang buwan na tayong nahaharap sa matinding pagsubok. Magsasampung buwan na. At alam ko, ang bawat isa sa atin ay natinag din ang ating pananampalataya. Saan ba talaga patutungo? Ano ba ang kahihinatnan ng hamon na ito, ng krisis na ito? Kahit si Maria nagtanong din sa anghel, "Paano ito? Wala naman akong asawa. Paano ako magdadalan tao? Paano ako magkakaanak?" At isang malaking kahihiyan ang magkaroon ng anak na walang asawa. Ngunit ipinaliwanag ng anghel kay Maria ang lahat. Ito'y mangyayari ayon sa kagustuhan ng Diyos. At naging bukas si Maria sa kagustuhan ng Diyos. Siya'y nakiisa sa plano ng Diyos para sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Kung minsan masarap magplano, masarap, masaya,
lalo-lalo na kung kasama natin sa plano ang ating mga mahal sa buhay. Kung tutungo tayo sa isang lugar na maging masaya, ngunit kung mayroong hindi nakikisama, sumasama ang ating loob. Killjoy, panira ng plano. Buti pang hindi ka namin sinama sa plano. Ayaw natin na sinasalungat ang ating mga magagandang plano sa buhay sapagkat alam natin na ito'y para sa ikabubuti ng ating mahal sa buhay. Si Maria'y naging bukas sa plano ng Diyos na kahit alam niya na mahirap, kahit alam niya na maraming pagsubok pa ang kanyang haharapin, nangibabaw pa rin ang kanyang pananampalataya. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya nga't nung siya'y nakumbinsi na anong kanyang sinabi, narito ang lingkod ng Panginoon, magganap sa akin ang lahat ng ito ayon sa iyong kagustuhan. Kuminsan tayo nagdarasal at gusto nating ang Diyos ang susunod sa ating plano. Ayaw nating sumunod sa plano ng Diyos. Ngunit huwag nating kaligtaan, huwag nating kalimutan na ang plano ng Diyos ay siyang pinakamaganda para sa atin. At ito ang nakita ni Maria. God's plan is always the best. Na kahit mayroon siyang pagdududa, na kahit mayroong paghihirap sa hinaharap, tinanggap ni Maria ang lahat ng ito dahil alam niya, this is the best for me and for others. Kung ito palagi ang ating nakikita sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, kahit na maraming paghihirap, kahit na maraming pagsubok, kahit na maraming balakid, hindi tayo mahihirapan. Sapagkat kung alam natin na ito ay plano ng Diyos, kung alam natin ito ang pinakamabuti sa atin, hindi tayo mahihirapan. Sapagkat kung tunay tayong susunod sa kagustuhan ng Diyos, gagawin at gagawin natin ang lahat para ito ay masaikatuparan. Sa isang magulang na gustong maging mabuti ang buhay ng kanyang mga anak, diba'y gagawin at gagawin nyo rin ang lahat kahit mahirap sapagkat alam nyo, this is the best plan for your children, for your family. Kaya sa ating pagharap sa mga pagsubok na ating hinaharap ngayon, nawa huwag nating kalimutan na ito ay kasama sa plano ng Diyos. Na ito ay nakatadhana na mangyari sa atin. At nakatadhana na rin na tayo ay kanyang gagabayan. Hanggat tayo'y nakikiisa, hanggat tayo'y naniniwala sa Kanya, hanggat ang ating pagsunod sa Diyos ay may kasamang pananampalataya at tiwala, hinding-hindi tayo magkakamali. Hinding-hindi tayo malulugmok sa hirap. Hinding-hindi tayo mabibigo sapagkat Diyos mismo ang kasama natin. Tulad ng sinabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot. Ito'y
kagagawan ng Diyos. Huwag tayong matakot na harapin pa ang mga darating na pagsubok sa buhay. Kasama natin si Maria, ang ating ina. Alam niya kung paano mararanasan o mararamdaman ng isang anak ang hirap sapagkat siya mismo ay nakaranas na nito. Kasama natin ang Diyos na siyang pinagmumulan ng grasya. Huwag na huwag tayong mapanghinaan ng loob. Huwag tayong matakot.